Tuna, bumili ako, yung ulo isisigang ko. Tapos yung iba, itatabi ko, ilalagay ko sa rep. Ipangsasaw ko sa gulay. Sinigang, napakadali lang naman itong iluto. Ang importante rito, meron ka pang asin. Pwede kang gumamit ng sampalok, santol, mangga, kamyas, kalamansi o lemon kung anong meron ka dyan. Sa mga gulay naman, pwede kang gumamit ng labanos, sitaw, okra, talong, daon ng kangkong, pechay. Yung iba, gumagamit na repolyo. Bahala ka kung anong gusto mong ilagay na gulay. Kanya-kanya naman tayo ng pamamaraan kung paano magluto ng sinigang. At hindi rin mawawala ang kamatis, sibuyas tsaka luya, syempre. Isa yan sa mga nagpapasarap sa ating sinigang. At syempre, sa sinigang, pwede kang gumamit ng baboy, manok, baka, kambing, kahit anong klase ng isda, pwede yan. At syempre, ganito ako magluto ng sinigang. Yung iba, pinapakuluan na lang nila, sabay-sabay. Kasi ako, ang gusto ko, ginigisa ko muna yung luya, sibuyas, tapos kamatis. Para lumabas yung mga natatago katas ng mga yan. O tara, panoorin mo kung paano ko siya iluto. Igigisa ko lang yung luya tsaka sibuyas. Siguro mga isa o dalawang minuto. Tapos isusunod ko na rin dito yung kamatis. Igigisa lang natin yan saglit. Hindi naman kailangan durog na durog yung kamatis tsaka sibuyas natin. Tapos maglalagay na tayo ng patis, pampalasa. Hindi na rin ako maglalagay ng asin dyan dahil patis lang, okay na. Konting halo lang, pagkatapos maglalagay na tayo ng tubig. Ayan, yan ang magiging sabaw natin. Siguro mga dalawang cups yan. Papakuluin lang natin yan ng mga 5 minuto. Tapos konting halo. At ilalagay na natin dito yung ating sinigang mix. Siyempre, mamasitas ang gamit ko dyan. Mas masarap siyempre kung fresh na sampalok ang gagamitin mo dyan. Nasa sa inyo kung gaano kaasim ang gusto nyo. Kayo nang balang mag-adjust. Kasi ako, ang gusto ko pagdating sa sinigang, maasim talaga. Tapos ilalagay na natin dito yung mga gulay natin. At ilalagay na rin natin dito yung ating ulo ng tuna. Nilagay ko na rin yung belly ng tuna. Wala lang, gusto ko lang. At iluluto lang natin yan ng mga 5 to 7 minutes. Tapos ilalagay na rin natin dito yung ating green chili. At yung ating pechay. At iluluto lang natin yan ng 1 minuto hanggang sa lumambot lang yung pechay natin. After 1 minute, ayan, ready na, sinigang na ulo ng tuna. Siyempre, mas masarap to kung may sausawa kang patis na may sili. Nako, sigurado, ubos na naman ang sinaing nyo. O tara, plating na tayo para makakain na.